mas masarap ang halo-halo pag meron ito, leche flan. At sa mga may problema dyan sa kolesterol, no problem. Meron na ngayong leche flan na eggless o walang itlog. Break na tayo. Nagkanda leche-leche ba ang 2018 mo? Ayan, pampakalma. Mag-leche flan ka muna. Hindi lang masarap na topping sa halo-halo tuwing summer, ito rin ang dessert na tumatapos at kumukumpleto sa Noche Buena tuwing Pasko. Dito sa Malabon, may early Christmas rush sa dami ng inihahanda nilang leche flan. Kapag papalapit ng Pasko, doble kayod ang pamilya ni na Amelin at ang kanyang mga trabahador para makagawa ng 3 to 6,000 na leche flan kada buwan. Ang kanilang leche flan kasi, sakto lang daw ang tamis at hindi bumubula. At kung ang iba, pula lang ng itlog ang ginagamit, si na Amelin, pati yung puti. Salin na po natin siya. Sinala ang mga itlog gamit ang strainer. Pinaghalo ang kondensada at evaporada. Sunod na gumawa ng arnibal at saka inilagay ang mga mixture sa llanera. Pagkatapos, in-steam ang mga ito. Di naman siya masyadong matamis. Di rin masasabi na matabang. Masarap po talaga siya. Ang benta niya, 70 pesos kada leche flan. 55 naman kapag maramihan. Na-bankrupt daw noon ang patahian ng mga magulang ni Amelin. Para makabangon, naisip niyang magnegosyo ng paborito rin niya, leche flan. Pero wala siyang puhunan, kaya umutang siya ng 1,000 piso sa nagpapautang na Indian. Natuloy ang kanyang leche flan business hanggang naging bukang bibig ito sa mga kainan dito sa Malabon. Pinapaikot ko lang siya 1,000. Nakakatuwa lang isipin na pag niluto ko siya ngayon, kinabukasan, mabibenta ko ulit, tapos mapapaikot ko na naman siya. Yung unang gusto nila kasi yung creaminess niya, lalo na kapag nailagay mo na siya sa rin. Hindi siya ganun katamis, tapos makunat po. Kaya ang dating may utang na 1,000 pesos, kumikita na ngayon buwan-buwan ng 60 to 100,000 pesos na ipaayos na ni Amelin ang kanilang bahay. At meron pa sila ngayong hinuhulugang lupa. Siyempre, yung anak ko, pinag-aaral ko sa magandang eskwelahan. Mother ko kasi may sakit eh. Gusto kong maka-full support din sa kanya. Excited na rin ba kayong makatikim ng puto bumbong ngayong nalalapit na ang simbang gabi? Dito sa Tagbilaran, Bohol, para mas tumamis ang kanilang puto bumbong, may toppings itong leche flan. Ito ang puto bumbong with leche flan ng mag-asawang John Ray at Nesty. Trending kasi yung sa pinicture niyo, yung may cheese, tapos may condensed milk. Nilagay ko na lang siya sa puto bumbong ko, tapos di ko na-expect na mag-click siya dito sa Bohol. Ito na ang puto bumbohol with leche flan. Lami ko na yung puto bumbong. Perfect ko na siya tayo sa leche flan. Matapos daw magkanda leche-leche ang buhay pag-ibig ni Nesty noon, hindi raw niya lubos akalain na sa leche flan din niya mahahanap ang kanyang the one. Original leche flan lang daw noon ang inihahanda niya. At nung minsang may pista sa lugar ng kanyang kaibigan, syempre, meron siyang leche flan. Inorder daw ito sa kanya. Sa okasyon ding yon, nakifiesta si John Ray at tila tinamaan ang binata sa sarap ng natikman niya, leche flan. Kaya hinanap niya kung sino ang gumawa nito. Nalaman niya na yung kinain niyang torta tsaka leche flan, ako yung gumagawa. Before pa kami nakilala, payat na siya. Naging kami na mga 3 months after, tumaba na siya kasi kain na siya nakain ng leche flan. Pero paglilinaw ni Nesty, kahit pa binabalik-balikan ang kanyang leche flan, wala raw itong gayuma. Nami siya kay homemade mag-o siya. Lahi siya sa uban ba, dili siya commercialize. At
nakuha rin lang daw niya ang kanyang leche flan recipe sa pabalat ng isang lata ng gatas. Sunod namang nagka-ideya si Nesty na isama sa Puto Bumbong ang kanyang leche flan matapos niya ito makita online. At dahil sa kanyang Puto Bumbong leche na isakatuparan ang kanyang dream wedding, nakabili na rin ang mag-asawa ng sasakyan at nakakapag-travel pa abroad. Ang isa pang masarap panlaban sa lamig ngayong Pasko, mainit na tsokolate at suman. Pero ang mag-inang Gemma at Divina, ang paboritong i-partner sa suman, Leche Flan. Presenting Leche Suman. Noong time kasi na yon, nagsuman si Mother. Marami siyang sobra. May nag-order sa amin ng Leche Flan. Tapos may tira din. Bakit hindi natin pagsamahin? Ilalagay na po natin yung lutong suman. Ngayon po tatakpan na natin to at i-steam na natin siya. Masarap siya. Talagang meron palang suman na may leche flan. Negosyo talaga ni Gemma ang paggawa ng suman. Hanggang naisipan daw ng kanyang anak na haluan din ito ng leche flan. Nag-try ako. Click naman kahit papaano. May anak nga ako na kailangan niya talaga na pagsubaybay ko. Hindi ako makapagtrabaho sa office kasi nga kailangan ko siyang alagaan. Tulong ni Mother, nakapag ano kami ng isang product na nagawa namin ng maayos. Ito naman ang leche flan na perfect panregalo ngayong Pasko. Leche flan in a jar ni Charlene. At hindi lang classic leche flan ang flavor nito. Meron din itong cookies, mangga, tsokolate, strawberry, matcha at blueberry. Gumawa ng leche flan. Depende sa flavor, inihalo ito sa leche flan mixture. Pagkagawa, inilagay ang flavored leche flan sa garapon at saka nilagyan ng graham cake at toppings. Nagustuhan ko yung leche flan, yung gatas, masarap overall. First time kong matikman to. Pag sa jar, doon na po yung container niya. Wala na pong foil, wala nang transfer-transfer. Yung 200 ml po is 150 pesos. 90 pesos po yung 120 ml. Ang kita raw ni Charlene, kada buwan, umaabot na sa 10,000 piso. Since architecture, required po kami magkaroon ng laptop for school. So nakabili na po ko ng brand new laptop dahil sa katas ng leche flan. Panahon pa lang ng mga Kastila, meron na raw tayong leche flan. 1600 to 1700, dahil nabubulok yung mga egg yolks, walang mapaglagyan. Lalagay lang sa likod bahay hanggang bumabaho sila. Kasi ang kailangan sa simbahan, yung puti lang, yung shell lang, para tumibay yung pinaka-semento. Pero heto ang kakaiba, leche flan na walang itlog. Yes, yung parents ko, naging vegetarian sila. Yung mga anak, bali pure vegetarian na. Vegetarian ako since birth. Imbes kasing itlog, ang gamit ni Jaya, gulaman. Hindi rin daw ito in-steam. Ang pagluluto nito, katulad ng sa gulaman, pinapakuluan hanggang mabuo. Sa lahat ng mga regular customers ko, they say na parang it doesn't have any difference. Iba nga parang mas nasasarapan pa. Ang eggless leche flan, ginagawang topping sa kanyang leche flan cake. Kaya maraming nag-order because I think it's unique. It tastes different. Most say na better than the regular one. Creamy saka smooth. Na-feel ko naman na meron siyang gelatin. You better watch out! You better not cry! Dahil ngayong Pasko, ang leche flan won't let you down!